Share. Wala akong pang pamukpok dito. Meron akong mic area. Ipupulupot ko na lang sa liit. Ana. Hey, Ana. Should we start? Yes. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po. Pastora July po, welcome sa WSJ. Pastor. And Pastora Shekainah. Hindi magkaunawaan. Pastor Roel din po. Amen. Magandang once again, tonight with WSJ. Live. We are live again. Ingat-ingat ka sa pagdire-diretso mo na tonight with WSJ. Ha? Baka iba yung ma-plug natin. We have, Yeah, batiin po muna natin yung ating mga kapatid na nanonood ngayon at ang ganda ng ating background. Oh, yes. Ang background natin ay nasa Kapihan, somewhere in Dubai Marina. Hallelujah. Nakapamasyal. Mga pilingero. Healing. Hallelujah. Sino ba yung nanonood sa atin ngayon? Pati po natin, magandang gabi po sa bawat isa, sa mga ka-WSJ po natin, mula po sa Pilipinas, sa dito po sa atin sa UAE, sa Dubai, sa Sharjah, sa saan pa ba? Saan pa ba yung mga nandine? Iba? Sa Al Ain? Sa Ajman. Sa Abu Dhabi. Yung kapatid niyo po ay nasa Canada? Ah, kapatid ko nasa. Sa Sharjah yan si Jane. Jane Francisco. Okay. So batiin po natin. Kaisahin po natin yung mga nandito na nakipag-good evening na si kapatid na Antoinette Sias at San Pedro. Hello po si Al. Good evening. Si Ate Olivia. Mm-hmm. Si kapatid na Ron Katunggal, si Kuya Lito. Oh. Albior. Good evening, bro. Yan si Marites. Hobson. Jane Francisco Idio. Ipagpuyan. Yan. Hindi po namin actually nakikita yung pangalan ng mga nag-o-online. Yeah. Kaya kailangan po ay bumati po kayo kahit thumbs up lang o kaya naman mag-comment ng para po makita po namin kayo at mapa-shout out naman po kayo. Yeah.
Ayan. Para alam po namin talaga na may kasama talaga kami ngayon gabi. kasama. Baka iba yung nandiyan sa listahan parang mo. Parang marami, diba, ano yung tawag doon? Ghosting. Oh. Ghosting! Okay lang yun, sanay naman na tayo umayo. Ikaw lang yung pastora. Joke lang po yan. Itong isang nasa gitna natin ay ano. Ay, wala. Hindi siya gino-ghost. Hindi gino-ghost. Meiji Pacheco lang, Gita. Gita. And I believe nakasama niya si Ann Kalalang. Hello, Ate Ann. Magandang gabi po happy sa inyong birthday. Lahat. Happy birthday. Happy birthday po. Na get Wilson pala kay Ate Cherry. Cherry. She was in a hospital. She had an operation today. And yun. I know and I believe na si Lord ay kasama niya at siya ay pinagaling na ng Lord. Amen. Amen. Ay, taga lang nasa na ulit. Nawala ulit yung aking Batiin niya naman si Kuya Lucky is tuning in right now. Kuya Lucky, kamusta na po kayo dyan sa Abu Dhabi? Lockdown pa rin po ba? Ano pong status po natin dyan? Kamusta na po kayo? Good evening po. Nora Rosel Soriano is also watching from the Philippines. From Malate, Manila. Yeah. Yes. Pastor Justin Vidal Dolosa, magandang gabi po dyan sa inyo. Sa Baguio yon. Nasa Baguio. J1 Baguio. Shout out po dyan sa J1 Baguio. Sarap naman ang klima dyan. At kasama rin po natin ngayong gabi at nanonood sa atin si Heidi. Heidi Ventigan. And of course, Rachel Mello. Rachel Mello. Ate Irene Arcelia Sales. Good evening po. Good evening po. Siya, tayo'y mag-umpisa ng ating talakayan. Talakayan? Ng bugbugan. Bugbugan? Yan. Ay, nasaan yung ating ano? Nandiyan ba yung ating disclaimer? Yun. Nasa ilalim po. Nasa ilalim. Yun. At kami po ay samahan nyo sa pag-discuss ng mga... Samahan nyo ako sa pagkakape? Yun, ikaw lang ang may kape. Paano naman kami? Ano na lang daw po, paso. Sa'yo yan. Sa mga gino-ghosting. Grabe siya talaga. Yun. Sige po. Hallelujah. So, ngayong gabi po ay napaka-interesting ng ating pag-uusapan. Yon eh ito ay hindi ako na-inform sa topic kanina. Okay. Ganun po talaga. Lagi naman. Yon, last week po natin pinag-usapan ay about ano ba? Priority. Nalipat sa finance, tithing and etcetera. Yan. Maraming ano at tayo naman po ay open naman tayo sa mga questions and we will try to answer yung mga tanong. And actually po ay we encourage everyone. Yan. Samahan niyo po kami maging interactive po tayo. Yun. Ay, teka lang. May tumatawag at may caller. May tumatawag na po. May caller po tayo ngayong gabi. Timer lang pala. Akala mo. Kala ko may caller. Nasaan kasi yung mic ko? May pampok ako dito. Sige. Willing po ba kayong mag-chat ngayong gabi, Pastora at Pastor? Sige. Oh, sure. Ayan. Sige. Pwede po ba? Hindi. Parang huwag mo kami bibigla yun. Nakakainaman ka. Samahan niyo mo. Oh, di ba surprise? Actually, hindi po nila alam to. Talaga wala kami kalam-alam dyan. Hindi natin napag-usapan yan. Wala talaga. Pero po, ganito po ang gagawin natin. We have a, tawag dito, we have a mechanics na? For this night. Para naman po maiba-iba. Pwedeng the following night. The following. Kinakabahan na po sila, mga kabayan. Oh, ano nga ba? Yun? Hindi. Ay muna, magtatanggal ako ng aking... Ayan na. Bigla po silang pinawisan talaga. Jacket pa naman ayan. Ako. Nag-jacket po si Musta. Kasi kikita yung... Ayan. Dito ready na po ba kayo? Ayan. Dito. Ching, Lee, Saura, Rochelle, Ramos. Ayan. Ready na po ba kayo sa pasapok natin ngayong gabi? Go. Actually, well, hindi talaga nila alam. But, Pastora, siguraduhin mo lang yan, ha? What if? Sige, ito po. Tonight with WSG. Kahit na walang pamukpok, ito. Ito po. Ang gagawin po natin ngayong gabi ay... Kung hindi po ninyo kaya mag-send ng inyong mga request through our FB comment box sa ilalim,
Yan, makita natin yan. You can kindly send it directly to Pastora July or Pastora, Pastor Roel, and even sa akin po. Mm. Ngayon, ang tanong, if you have any questions and clarification regarding the disclaimer talaga, regarding the show or the topic tonight, ay open po kaming sagutin. Ready mo na so, po. Actually, nagulat sila, wala sila talaga actually na na alam. Idea, alam. Pero kasi, para at least, yung iba po kasi ay nahihiyang, baka nahihiya sila magtanong online. So, i-open, ayan na, nakita niyo po, tatlo po yung ating mobile phones dito. So, ayan. Baka malay yung susunod, hindi lang, di ba, ano, oh, baka call na talaga, literal na tawag na. At ayan na po talaga. Magdahan-dahan ka. Magdadahan-dahan na po ako kasi hawak-hawak na po ni Pastor Roel ang ating pasok ngayong gabi. Wag dagdagan pa natin ng kape-kape. Pero po, you can send it to Pastora July or Pastor Roel, your comments or suggestions or anything that you can lay down sa ating pong topic ngayong gabi. Which is? Ano ba topic natin ngayong gabi? Hashtag habits. All about habits. Habits, yan po ba yung ano, yung kasama dun sa Lord of the Rings? Talaga na naipasok mo pa yun? Naipasok talaga. Habits ka! Bro, akin na yung mic ko na ano. Yung mic, may babato na po. Kailangan ano eh. Sabi nyo, habits. O kaya martilyo na lang kaya. Naipasok mo pa yun, habits. Dapat kasi sabi nyo, habits. Ganun? Habits. Habits. Eh naman, pag ganito mga kasama ko, ewan ko ba? Ganito ba talaga ang mga ano ngayon? Grabe po. O, mga babae na naman. Mga babae na naman. Eh kayong dalawang ano eh. Nagpapasimuno ng... Habi siya talaga. Ayaw mo siya. At pinagpawisan na po ang ating mga kasama ngayon. Hallelujah. So habits, we're going to talk about habits. Ano po bang habits? Ano, define mo, habits? Ano yung habit? Yung maliliit nga na. Gremlins. Parang mga gremlins. Iba naman yung pastora. Iba naman yung gremlins. Iba naman yung gremlins. Maliliit na tano, malalaking paa. Lord. Na nakakuha ng ring. Lungan niyo po ako. Bigyan niyo po ako. Fullness. We are po having patience, a fullness of joy ngayong gabi. Lord. Sabi nga po nung umiikot-ikot sa aking utak na kanta all throughout the week. Oh, to be like you. He won't have to know. Sige po, simulan anyway, na natin. So what is habit? The joy of the Lord is our strength, di ba? So, yon. Habit, ito yung po yung malimit nating ginagawa na hindi na natin namamalayan, ay paulit-ulit na nating nagagawa. No? Yung po yung habit. No? Sometimes, mayroon pong mga habit na maganda, mayroong habit din na pangit. Hindi maganda. Hindi maganda. At ano yung, ikaw ba, Pastora, may habit ka? Meron po. Good or bad? Both. Actually, both. Na ngayong week ay talaga nga namang minamaster ko po siguro talaga yung... Sige, ano yung habit mo na ano? Would you like to share with us? Oo, yung mga habit. Pastora, kailangan... ang difference ng habit sa idiosyncrasies or yung work sa mannerism? Idiosyncrasies is just your quirkiness. Grabe. Ay, parang kawirduhan mo. Pakipaliwanag naman ang idiosyncrasies po ay niyo para kang lalalim naman. Ay ang kaibahan niya sa habit ay nandoon kayo. Ay grabe siya talaga. Ay, kasi idio, sabi niya. Idio. From the surname of Pastor Roel. Naman 'yon. Kagaling niya. But kidding aside po, ano po ang inyong ayan, tinatanong ka. Tinatanong ka. Hindi mo pa sinagot anong habits mo. Anong habits ko? Booking mo na. Anong gusto mo? Iladlad ko na yung habits. Ilaladlad na natin. Yung madali, yung lagi ako nag-ano ng mga baso. Yan. One of the habits, actually po, meron po akong habits na pagkagising ko ng umaga, yung daily routine ko ay kumukuha po agad, umiinom po ako ng tubig. It can be warm water or it can be yung room temperature water lang. Ayun. Yun yung isa sa mga, siguro masabi ko, good habit siya kasi para ma-restart yung chan ko. So, ano yung bad doon? May bad doon? Ang bad po, grabe na yun. Yung bad po talaga. Grabe. Good lang yung ina-highlight mo eh, pero may bad. Wait lang po. Yung bad, which is sa akin naman, siguro maano ko po doon, is, ano ba?
iniiwan ko yung baso. Kung saan-saan. Basta na lang. Pagkainom. Opo, pagkainom. Inilapag pag kung saan-saan. Hindi, meron po akong ano. Oh, yun doon area doon. Meron akong area. Yun naman, oh. Siguro doon naman ako nag-iwan. Hindi niya, ililigpit. Basta ilalapag niya lang doon. Ilalapag ko lang po. Pagdating niya sa hapon, yun. Buti na lang hindi ako nakatira. Kaya nangyari, ilang mag na po ang nabasag niya. Grabe! Di ba? Totoo, hindi. Totoo naman po. Oh. Nakakadalawa na po ako na nabasag ng baso. Pangatlo yung akin. Yun, siguro. No, ay, hindi. Yun. Pangalawa po yung inyo. Yung first. In Jesus' name. O, di ba po? We are open. Very po. Light naman yung iyong habit. So, magbigay ka naman ng medyo ano. Teka lang po, Pastor. Magtanong muna tayo sa ating mga viewers. Oh, ano sige, ba sige. Yung mga habits nila? Meron po ba kayong good or bad habits? Yun. Comment, comment. Nagbigay po kami ng example ngayong gabi. So, ang tanong natin, ang tanong. Anong ayan. Habit so, nyo? What is your good or bad habit? Ayan. End or pwede na natin i-end po. Baka may gusto mga sumagot naman. Pastor, Pastora, minsan naman, iba nga ay subjective naman yan. Ayun. Hindi, minsan kasi may mga sige. Habit. Sige, yan na. Sige. Okay po. Qualify. Halimbawa, your statement. Yung isang kakilala ko po ay ano, yung isang kakilala ko po ay sabi ko nga kanina, pagka chinachat mo, ay ano, sin ka lang. Ay sin zone. Aha. Hindi mo naman din masabi na hindi niya hawak lagi kasi alam kong habit niya na hawakan yung cellphone niya. So, oh, hawak lang naman. Ano hawak at ano, dumudot-dot. Ibig sabihin may kausap. So, ang habit doon, yung nakahawak sa cellphone. So, is it good or bad? Sa kanya, good. Sa kanya, good siguro dun sa nagdudot-dot kasi sumasagot siya dun sa kausap niya. Pero yung habit niya na yon feeling ko ay bad kasi hindi niya ako sinasagot. O, diba? Sabi ko sa inyo, subjective eh. Pwede namang ang sagutin, no comment, diba? Pero, ay, wala no comment? Wala nang comment. Wala diba? Nang comment. Silence is an answer. No. Diba? If pero, you don't answer, that means you answered with a silence. Hindi. Hindi po. Kahit malanoted, kahit thumbs up, kahit whatever na icon. Walang, in short, wala sin-zone talagang... Sin-zone nga eh, sin-zone. Oh, bakit alam ang ulam yung nakita? Bakit yung isa hindi mo nakita? Bakit? Eh, grabe. May specific po ba kami? Ayan na po. Ayan na. Tayo, may... Oh, yon diba? Ano yeah. Yung habit siya? Ako ano po'y may habit din talaga na sige ano. Po, sige, go, go. Yan, ay... Pag minsan, wala po akong sasabihin. Maganda, hindi ako umiimik. Hindi na lang, ito, nakangati tuloy yung, ha? Kahit kaharap. Sabi ni Derek, kahit kaharap. Kahit diba? Kaharap. Meron po tayong ano. Hindi, din. Pag wala akong sasabihin maganda, hindi na ako magsasalita. Di ba? Oh. Yun po yung totoo. Kahit yan, si Derek Bon na nagsasabi mismo. Direct bond. Pag hindi po talaga mo sasalita. Pag wala po akong sasabihin maganda. Yun po yun. Pastor, hindi naman habit yun eh. In a it is way it is something na ano, it is something na parang... Yo, may tanong daw, basahin niyo. Ayun, sige, may tanong. Habit ba, sabi po ni kapatid na Nora Rosel Soriano, habit ba matatawag ang sumpong or bad mood? Sige. Dey, sagutin niyo. Pag palagian na, siguro ay ano na, bad habit na 'yon. Na kahit na wala namang parang wala naman sumpong? Ng sumpong? Sumpong nga 'yun eh, hindi nga 'yun ano eh, 'di ba? Ang habit kasi regular. Regularly. Ang sumpong irregular. Hindi po eh. Papaano nga po kung yung sumpong ay naging regular na? Ay, di, hindi sumpong 'yun. O di habit 'yun. Kaya nga sabi, pag sinusumpong lang, ibig sabihin, there are instances na bigla na lang sumusumpong. No? Irregular yun. Maybe there are no trigger. No? Mayroong ganon. Pero yung habit ay, lagi pong may trigger point ang sumpong. Kaya nga sinusumpong kasi na trigger. Na trigger. Ang habit po kasi ay talagang regular, with regularity. No, halimbawa ikaw ay nagsasalita tapos ikaw ay tumitingin lagi sa ano sa kisame. 'Yun habit 'yon. Yung nagsasalita ka na wala kang kausap. 'Yun, 'di ba? Habit siya.
Tumatawa silang dalawa. Ayan, nagpatulong na ako kay ano, kay Google, sa dictionary. Ang sabi ni Habit, ang sabi po dito ay, it is a noun. Sa noun po, a habit is a settled or regular tendency or practice, especially one that is hard to give up. Mahirap tanggalin. Kasi when you sow an act, you reap a habit. So doon nag-uumpisa yun. Yung minsan, may ginawa ka, tapos ginawa mo ulit, yun, nagiging habit na. Tulad nito, sabi dito, example niya, sabi ni Ate Miriam Webster, habit of taking a morning walk. Mga ganun. Ganun kasimple lang. Okay. So ano yung mood? Mood. Kasi may sabi din dito po tendency or usual manner of behavior. So, ibig sabihin, it also, ang habit din, it doesn't only include yung mga ginagawa natin or yung mga actions natin, it also includes somehow yung mga nagiging regular na behavior natin. Say for example nga po, yung pagsusumpong siguro. I believe the difference is that mood is more on the psychological or the emotional. Unlike a habit, it's not just doon sa mood o doon sa emotional or psychological, it's also more on the physical. I mean, yung halimbawa, may ginagawa action na ginagawa. Yun yung more on the habit, no? Yun ang at saka habit. Ang habit normally is something na paulit-ulit na repetitive na nagagawin mo na minsan or parang unconsciously nagagawa mo na. Yun. Nagiging automatic. Yun, nagiging automatic na siya. Kaya siya natatawag na habit. Kaya nga po, it doesn't matter kung yan po ay good or bad. Hindi po yung sinasabi ko. It doesn't matter kung yan ay action or yan ay it has something to do with your emotion. With your emotion. Uh-huh. Pero kung lagi-lagi mo na lang siyang ginagawa, katulad nga po yung balikan natin yung sumpong. Mm. Halimbawa, kahit naman maliit lang na bagay, bigla ka na lamang parang mag-flare up or something. Para bang, habit mo na magalit. Diba? Parang ganon. O kaya naman may makita ka lang na dumispalinghado lang ng kaunti, bigla ka nang parang iba na yung reaction. Nagiging habit mo na yata, di ba? Okay. But everyone has a habit. Meron habit po lahat ng tao, wala po exception, may habit. Kasi kung titignan niyo po, when you were born, tamsaking. No? Parang normal na nagiging habit ng bata, di po ba? Wala naman nagturo sa kanya. Pero nagiging habit ng bata na hindi naman niya namamalayan. So lahat po may habit na ginagawa. So ano po yung habit ninyo? Huwag nang nang tumanggi at ilabas na yung habit na yan para ating madiri. Good or bad? Good or bad. Yun. Halimbawa, yung paghilik, habit ba yun? It's a natural natural occurrence? Yes. Ibig sabihin, yung habit ay yung conscious ka. Conscious ka na ginagawa mo. No. Unconsciously nga na nagagawa mo na siya. Yung paghilik nga, unconscious ka nun eh. Bakit? Nung may choice ka na okay mula sa araw na to, hilik na ako. Para maging habit na ito. Parang may natandaan po ako niyan yung kay Bishop noon. Yung sinabi niya, di ba may natural tendencies? Meron tayong mga tinatawag na natural nung meeting class. Yun yung mga nag-occur nga talaga. Natural tendency. So yun, habit nga, nagiging natural sa atin. Natural. Alin yung pag, ano bang tawag dito? Yung ganin. Pagkuyakoy. Kuyakoy. Kuyakoy nga. Ginaganon po yung paa. Oo. O kaya yung pag walang ginagawa, yung nagkukuyakoy. Yan, habit yan. Yun. May nasabihin ako ng ganyan sa metro. Katabi ko. Is it a good or a bad habit? Bad habit yan. It's kasi a bad habit. Sabi ko, affected po ako. Please, pakitigil nga. Otherwise, lumayo ka sa pinarang at pinarang. Hindi kasi po pauwi ka. Di ba parang antok-antok pa na. Tapos biglang may happy new year na nga.
nga dun sa metro, tapos biglang may parang gagawin. Paliwanagin yung Happy New Year, oh. Happy New Year, paano na yung ano, oh. Ayun. So, in short po, ang sumpong or bad mood, having a bad mood, is it a bad or is it bad considered eh to be a habit? It's a habit, it's cold. But kung may naapektuhan na siguro na ano, mood kasi siya eh. Pag sinabi po kasi mood, sabi dito, a temporary state of mind or feeling. Ibig sabihin nawawala, kumbaga hindi siya laging nag-occur. Eh di parang oo nga temporary. Paano yung temporary mo pero na yon? Nangyayari palagi. Ulit-ulit. Nagiging habit na siya. Okay. Sometimes a bad mood can become a habit. Yeah. Oh, so we have to be very careful. Ano po ba yung mga habit? Good habit. Sige nga, magbigay tayo ng mga good habit naman. Hindi naman good puro habit. Bad na lang. Good habit po is yung lagi-lagi nagpipray before. Yun. Yung, ang isang siguro, ayan, speaking of that, ang isang isang magandang habit po na pwede nating may apply din ay pagmulat pala ng mata mo, di ba normally ginagawa natin ay ano, ay buhay. Wag po. Gawin natin, let's make this a habit na pagmulat ng mata mo, kay pangit siguro ang panaginip mo or ano, ang unang-unang dapat nalalabas sa bibig mo ay praise God, thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. Or whatever na blessing ka agad. Yun. Pupuri sa Lord. Yes, kasi Lord yun ang ano eh, ang sabi nga nila, yun ang mag-determine ng course of your day. Yes. So, kailangan, we start our day with a good habit. Yes, yo. Praise God. Amen. Di yung pagising, para pagmulat ng mata, ang binuksan na ay Facebook. Ay, iwasan po natin yan. Kasi ako na, minsan ay, well, hindi ko naman tinatanggi na nagagawa ko din po yan. Kaya lang, I found out na pagmulat pa lang ng mata mo ay ganon ka agad sa cellphone at open ka kaagad, lalong-lalo na message ka agad ang bubuksan mo, medyo mahirap yon. May implication. Yun. So, ano pong habit ninyo? So, pinamainam. Magbigay po kayo ng habit ninyo. Good or bad habit? Yun. Para naman ating ma-discuss, ano po yung bad habit na gusto nyo tanggalin? Mm-hmm. Yung smoking, drinking, yan. Yeah. Diba? Drinking, hindi po bad habit ang drinking, ha? Alcoholism. Sige na nga, ilagay na natin daw. Alcoholism. Drinking coffee. Drinking water. Alcoholism. Juice. Yung being an alcoholic. Pag ikaw ay alcoholic na, that is a bad habit. Drunkenness. Na dapat nating matanggal. Ngayon, paano tatanggalin yung mga ganong habit? That is a question. I once had this bad habit of smoking, you know, that Pastora July. Yan, alam niyo yan, alam na alam ni Pastora July yan, saksi po siya noon, nahoy talagang. Sige nga po, grabe. Pastor, kwento niyo naman po sa akin. Pamula po nung aking bata, talaga naman. Gaganda nung anecdote na yun eh. Talagang matindi po ako manigarilyo. Oh. Hindi ko kaya i-give up. Actually, I have undergone a reflexology therapy para lang. Oy? Oh, nagpa ano ako ng pa ako. Yung sa reflexology, di ba, may pipindutin daw sa paa para trigger you will points, ano, para mag ayawan mo yung paninigarilyo. I did that in Singapore. I contacted a reflexologist just to ano, I want to give up yung ano, smoking talaga. Eh, hindi rin po. Sa Iceland. Oh, naglagay pa ako ng ano, yung mga yung patch. Oh, patch, yeah. Nicotine patch. May yung aking nanay na isa, nanay ko binigyan ako ng nicotine patch. Na inilalagay dito sa mga nakalimutan ko na kung saan ko inilalagay, pero binilhan ako nicotine patch just to give up on smoking. Mahirap po talaga. Ba yun, hindi, patch? Hindi po. Hindi pa rin talaga ano. Pero hindi ko lang talaga maiisip kung paano siya makakatulong. Yung craving mo, kasi ang nag-trigger kasi ng craving for smoking is yung nicotine. The high that the nicotine gives you. Yun yung nag-trigger eh. Parang
yung nagkakaroon ng addiction. Oo, meron siyang yung nicotine chemical na yan. Yes. Yung addiction mo na gustong-gusto mong manigarin, gusto mo yung usok, ganon. No? And the feeling of smoking, yun ang nararamdaman. Talagang mahirap. Alam mo po yung ano, I was once a smoker as well. Pero hindi po yung ano eh, hindi po yung high ang ano ko dun eh. Ang kaya ako, kaya naman nagkameron ako ng habit. Dahil? Dahil naman dun sa, I don't like to say na parang peer pressure. Kaya lang. Social, gano'n. May puntong gano'n. Pag naninigarilyo ng gano'n, social. Hindi po, kasi dati, yan, nag-start ako niya nung parang third year college ata ako, nung majoring na kami noon. Papasok ako, ang unang-unang ano ko, yun ang naging habit ko. Ito talaga habit po. Ang unang-unang punta ko, ibaba ka sa ano, sa Lacson. Unang-unang punta ko, diretso ako sa Dapitan. May Dunkin' Donuts doon. Bibili ako ng kape. Tapos lalabas ako sa may bandang Asturias, bibili ako ng Jaryo. Broadsheet ha, hindi ano ha, hindi... Inquirer. Yes, Inquirer ang mga panahon na yun ng medyo ano eh, medyo... hindi uso, kundi yung medyo may ano, may sinasabi. Okay. Ganun. May laman. Okay. Bila ako yung Inquirer, pupunta ako dun sa isang park sa loob ng school, kape, tapos sabay sinde. Yan. At saka may specific pa akong brand nun. Ano yan? Philip Morris? I know, I don't like mint. Malboro. Yeah. Malboro. Nasusuka ako nun sa mint. Malboro Light. No, red. Malboro Red. Yun. Pero... Alam niyo, hindi mabuti na lang, praise God, hindi ko inabot yung ganyang nagpa-reflexology something ako. Kaya ako siya natigilan, gawa ng, may anak na ako noon, tapos biglang yung panganay ko, meron silang mga laruan na parang, alam niyo yung parang Lego, ganyan, na mahaba. Naglalaro sila one time, doon pa sa bahay ng ano ko eh, doon pa sa bahay ng parents ko eh, nandun kami na. Tapos, naglalaro, tapos yung anak ko, kinuha niyang, tapos gumaganon siya. As in talagang, nalaki yung mata ko. Parang naging wake up call sa iyo. Yes. Nasabi ko eh, oh my God. You don't want your children to grow up like that. Yes. Yun. Yun tapos naging, yun na po, yung parang sabi ko eh, ayoko no. Ayaw. Walang ano, walang anything na nag-ano sa akin na, oh, itigil mo yan, ganyan. Oh. Basta yun lang, nung nakita ko yun eh, parang, para akong binuhusan, parang ganun ba, yung ano, para akong binuhusan ng whatever. Yes, kayo po, ano po yung bad habits ninyo na gusto nyo po ngayong gabi ay matanggal? Matanggal. And how are we going to advise them on paano i-give up yung mga bad habits? Bad habits. Ikaw, Pastora, ano? Yung medyo mabigat naman na ha, bad habits? Bad habits talaga? Oo. Oo, paano? Grabe talaga, may pumubulong talaga dito. Makalat daw. Unorganized. Makalat daw, makalat. In terms ng, paano ko ba siya sasabihin? Yung pag- saang aspeto ba yung makalat na yan? Kasi pwede ko sagutin niya. Makalat. Paano po ba? In organizing things, siguro... In organizing... Ay, grabe siya. Hindi. Pag sinabi mo makalat hindi, kasi, hindi naman sa pag-organize ng gamit, makalat sa pag-iisip, makalat sa pananalita, ano ba? Makalat sa, in a way na, in general talaga. Ano na nga, ano ang bad habits. Oh, sige, bad habits po. Siguro sa akin, grabe siya ako talaga. Oh, sige. Ano po, bad habits ko, siguro na I really wanted to, ano, ano po ba? Na nai-surrender mo? Na na-surrender ko kay Lord. Kailangan ba talaga i-surrender ano sa Lord? Ano po ba ang ano? Sige, kailangan ba i-surrender sa Lord? Yes. Sino po mayroong gustong mag-surrender ng bad habits dyan? Parang nagtatawag siya. Ano? Parang nagtatawag na po kay Pastora. Mayroon pa po kasi hindi nag-surrender. Ayaw umamin. Ayong nasa tabi ko. Dalawa ko nasa tabi niyo ha. Pakita, nasa no? Kaliwa. Nasa akin kasi wala pa. Iniisip ko po kasi. Iniisip, ano po ba? Yung bad habits dyan. Amin na, umamin na. Buti na lang. Lord, hindi ako nakatira dito. Umamin na, oy. Iniisip ko nga po kasi. Direk, may bad habits ka ba?
Siya na lang kakausapin ko. Ano po ba? Pag naglinis, maraming naiiwan. Yun. Oh, sige, habang iniisip mo muna. Basahin ko muna yung comment ni kapatid na Giselle May Esquivel Lopez. Good eve po sa lahat. Pasama po sa prayers ang good health and long life of my parents. Thank you. Hallelujah. Yes. We declare good health po sa parents po ninyo. And long life. Long life. Divine long protection po ng Lord ay nasa buong pamilya po ninyo. And financial provision po. Amen. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. So ano na, nakaisip ka na? Parang wala eh. Hindi, meron po. Bako naman wala? Hindi, siguro po. Hindi, wala. Ay, grabe. Grabe siya talaga. Hindi, everybody has a bad. Meron po talaga. Pastor, kagay, hindi ka mag-Wendy's mamaya. Bad habit talaga. Hindi ka rin, hindi kayo makakarating sa inyong paruroonan. Yung ano? Well. So, grabe siya talaga. Grabe talaga po ang aking maating pumangsabi. So, sige, balik sige tayo, na. Balik tayo. Bad habit. Siguro po yung akin, well, to be honest, grabe siya. Well, to be honest, grabe talaga. As in, bad na talaga lumalabas sa tayo. Kasi bata pa lang, dapat nating supilin. Yes, it's true. It's habang fine. Maaga pa lang. Apo. Nip it in the bud, sabi nga, di ba? We have to nip it in the bud. Grabe ako yung nasa-hatsin ngayon. Dapat ako talaga yung nasa sa gitna po eh. Pero hindi, joke lang po. Sa akin, number one bad habit. Siguro, yung when you leave something, nakakalimutan. Well, actually talaga, hindi ko alam, sabi ko, Lord, bakit ko nagiging makakalimutin. At my age, siguro sa sobrang dami ko pong mga commitments, sobrang dami kong iniisip, ay yung bang, hindi, I know, ito, kung ikaw to, kapatid, ito, para sa ito. Yung kunwari, na nalagay mo yung isang bagay dun sa isang, kunwari, meron kang commitment, kunwari, prior commitment, tapos nakalimutan mo siya. Kaya sabi ko, dapat kung pwede lang po ako magkaroon ng EA, mag-hire ako ng EA. Then siguro po, yung bang, when you commit to something, you should really, when you commit to something, kailangan talaga, dapat hindi mo siya kinakalimutan. Hindi, ibig sabihin, habit mo na, ano? Hindi, I mean, hindi, pag nag-commit ka, i-break mo yung commitment mo? Ay, hindi naman. Habit mo yun? Hindi naman. Alin ba yung habit doon? Ay, grabe siya. Nagiging habit na yan, eh. Parang naramdaman nga nga na. Pangilan na ba pa? Pangilan na ba, Pastor? Oh, habit na nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habit na nga, no? Ay, grabe siya talaga. Hindi naman po. Yung akin naman po, dun sa level na bang, nandun na ako sa level na kailangan talagang i-align ba? Na natututunan ko naman po. Gamitin ng ganyan. Gamitin ng, ayun. Pinasosopen yung mga ano. Hindi, as in, syempre po, kasi baka, di ba, hindi lang naman po. Habits. Yun, habits. Mga bad habits. Ayun. What? Yun na yun? Ano ba ba? Grabe ako talaga! Ako talaga ang ano? Ako talaga yung... Tsaka, ano pa po ba? Paano i-break yung habit na yun? Bad habits. Bad habits? Or you're going to break it? You acknowledge... Unless you acknowledge that you have this bad habit, you will not be able to overcome it. Hindi nyo ma-overcome. Kasi hindi mo ina-acknowledge eh. Hindi mo siya ina-identify sa buhay mo. So, unang-una, for us to be able to overcome or give up those habits, we should be able to identify the person, acknowledge that they really exist. Na mayroon talagang ganun na habit tayo. And through that, we will be able to come up with a plan on how we're going to overcome that. Yun po yun. Kasi yung pag sa una pa lang, you fail to recognize those habits, paano? Diba? Doon sa umpisa pa lang, hindi mo na nakikita. Ay, wala naman. It is something na unconsciously, napapaulit-ulit mo na siyang ginagawa. So, akala mo wala. Yes. At ang masama noon, kapag may nadadamay na tao, tapos nagiging negative na ang kinakalabasan. Yun. So, it is something that should be nipped
in yes. the ano. Bad. Bad. Yun. Yun po yung sinasabi ko. Yeah. Yung katulad nga yung masasamang bisyo. Mm-hmm. Yung habit po kasi bisyo din yan eh. Mm-hmm. Yung pag bad habits, bisyo. Yan po yun. I will be direct. Ano? I'll be more direct now. Para po, ano, kasi mahirap po talaga na kung hindi po natin talaga aaminin sa sarili natin na mayroon tayong mga habit na hindi maganda, ay hindi po talaga maayos. So, for us, para ma-deal natin yan sa buhay natin, eh, o para maayos yan, ay talagang kailangan aminin natin. Halimbawa, actually, everything that we do in excess, na napaulit-ulit, medyo, ano na po iyon, medyo hindi na po ano ba, pag maganda. Yan ikaw ay GGSS. Gandang-ganda sa sarili. Or gwapong-gwapo sa sarili. Yun. Gwapong-gwapo. Gwapong-gwapo sa sarili. Joke lang, ikaw yung pinatatawa lang. Yung smoking nga po, yan. Yun, hindi po yung maganda mga bad yan. Habits. Pero paano, how did I able to give it up? Yun ang tanong, paano po na-give up? After being a smoker for like since 1989? Mm-hmm. May question po ako. 86 pala. 86. Question po. Is womanizing a habit? Yes. Yes. Or is it a result of a habit na hindi siya na-overcome? Kasi say for example, ang habit doon ay yung kahit na sabi direkta po tayo ha. Say for example, yung we know for a fact na kailangan pagka tayo ay halimbawa ako po ay babaeng pastora. As much as possible, I should refrain from parang texting or ministering sa mga kapatiran na opposite sex. Yan. Kung sakasakali man na may lalapit sa akin at magsasabi na, Pastora, pag-pray mo ako at lalaki, either hihilain ko ang pastor or kahit sino mga kapatiran na kapwa, kaparehong lalaki din po. So, ang habit na nakikita ko po doon, halimbawa, yun nga, kung ako yung, kasi meron ako nasabihan ng ganyan dati eh, na sabi ko sa kanya, kapatid, ikaw ay, lalaki, ang mini-minister mo ay babae. So, iwas-iwas tayo kasi alam natin ang kaaway ay very subtle yan kung kumilos. Pastora, yun. Sabi sa akin ni Pastora, siya naman ang lumalapit sa akin at nanghihingi ng advice. Ang sabi ko, po pwede naman na sabihin mo sa kanya, mag-usap tayo later sa church or if you want, ipapasa kita kay Pastora o kay ganitong kapatid kung sino yung medyo mas makakagana ng loob mo. Kasi kung magiging paulit-ulit na po iyon, yun po yung magiging ang kakalabasan noon is yung womanizing na nga. Oh, tama po ba ako? The way I deal with it, there was a time kasi na ako lang po yung pastor ng Burdubay, and the way I deal with it is that I usually ask somebody, halimbawa kung babae, ang i-minister, I would ask an intercessor na babae rin to come with me. Or there was even a time na what I did was that I asked the lady to go to J.A. Wandera. Para sila, kasi doon ay mayroong marami silang babae doon na ano, pastors. So I asked, and I went with her doon sa J.A. Wandera. Sinamahan ko po doon. Kasi may mga babae po silang pastora doon. Yun po yung naging course of action. Several times nangyari po yan. Maraming pagkakataon na gano'n ng ano. Kasi marami po tayong kapatiran, usually na mga women na really they are undergoing some problems. So, hindi naman po pwede itaboy mo lang basta. So, kailangan natin na talagang i-deal din yung problema nila. True. At parang ano ayun, sasamahan ng ano intercessor na babae, dapat hindi ka mag-isa na nagdi-deal doon sa ano para kita nila, and hindi mo hahawakan. It's both for your protection. Hindi mo hahawakan
yung intercessor ang hahawak sa kanya, o kaya with the intercessor, sasabihin mo, tatanungin mo siya, pwede ba kitang hawakan sa ulo, ganyan. Para hindi ba ano, yung magpapaalam ka talaga, hahawakan kita sa ulo ha, ipapatong ko ang aking kamay sa iyong ulo. Ganun po yung way para hindi ka ano. Now, ang punto po doon is, bilang tayo po ay mga Kristiyano, ang hirap po na if there is something na parang paulit-ulit na nating ginagawa, it might develop into a habit. Ngayon kapag kayon po ay hindi maganda, kung kasi ano po eh, ano bang sinasabi ko? Ibig ko po sabihin yung tipo bang yung akala natin ay unconsciously ay harmless. Minsan, doon pumapasok ang kaaway. So, halimbawa, yung panonood ng ano, ako, napansin ko yan, yung panonood ko ng Friends, rerun ng Friends. Naging habit ko na. I noticed na parang, ilang season po yun. Kasi, lalo pag sa Netflix, di ba, yung tuloy-tuloy siya, yung mag-next episode, mag-next episode. Skip the, ano na, yun. Intro. Ha? So, parang, na actually hanggang sasabi ko yung ay teka lang tapos yung ano yung favorite ko nga ng mga pinapanood yung Hallmark yung mga ganyan. So I just realized, sabi ko yung OMG teka lang, nawawala na yung aking devotion time. Kaya sabi ko it has to stop. So ang ginawa ko, nagkameron ako ng 3-day fasting sa panonood. Talagang as in, actually, ay ano, parang nagkameron pa nga ako nung withdrawal syndrome ba yan? Kasi talagang ano, yung kasing sa Facebook, I can say na parang pagkaayoko ng ano, pwede kong tigilan. Pero kasi pag nababad ka na doon sa yung sa panonood, sa akin ha, say for example, yung sinasabi ko po yung akin, yung sa pag nanonood na ako ng reruns ng Friends, nawawala na ako sa wisyo na kahit yung oras minsan, ay parang, ay, teka lang, anong oras na ba? Tuloy-tuloy na yung ano, yung panonood ko. So, yun. Until I realize na, teka lang. So, nung time na yun sa 3 days na iyon, na talagang, kasi diba 3 days is parang, it has something to do with the Lord's intervention eh. Kasi sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko titigilan ito. So, I prayed really hard. Sabi ko, Lord, I need your intervention. 3 days yon na nagfasting ako ng Netflix talaga. Nang panonood ko ng ano, nang nagpagkoconnect ko sa Netflix. Kaya, alam niyo yung ano, yung parang anong-ano ka na sabi ko. But then, salamat sa Lord. Kasi nung ano, nung nawala na yun, parang naging bumalik ako sa parang okay. Kasi nga, ang naging, yung time na yon naging justification ko na nga yun, eh, na hindi naman ako makatulog eh. Di I reach for my cellphone at habang nanonood kang ganyan. Pero, yung pala minsan ay, may paraan ng Lord para ano, na hindi natin alam na yung oras minsan pala na yun, eh, instead of magbabad ka sa ano, sa Netflix or anything, eh why not read a book? Read the Bible or read anything that has something to do with God's Word, yung mga encouragement, or anything na ano, yon. Anything na mag-grow, actually. Yes. Mm. Ako naman po, personally speaking, K-drama. Netflix din, pero K-drama naman. Pero to the point na inano ko po yun kasi sabi ko parang nasosobrahan. Actually, ayan, ang mga rev, sila mama po and daddy, sila po ang saksi ko po nun. Even if I'm working, pero ngayon naman po yung ano, even if I'm working in the Philippines, alam mo yung parang nagiging, ang term naman po sa akin, stress reliever. Kasi ang nangyayari po sa akin, parang gusto mo lang magpahinga, so you wanted to relax, so nagnanonood ka lang. Parang doon mo lang, pero nawawala ka na doon sa dapat na routine na ginagawa mo. Hanggang sa nagiging habit na hanggang sa meron ka ng oras, specific na time na doon ka manood. Yes. Take note po, siguro makaka-relate ka dito. Pag K-drama, ilang episode yun? 16 episodes, 24 episodes, sobrang dami. So, hindi lang siya. At saka, take note po, talaga nakaka-addict. Hindi ka talaga pwedeng makatulog muna bago panoorin. So,
yun naman sa akin. K-drama naman. Na breaking a habit when it comes in watching din po. Siguro in feeding, maging ano din talaga. Pastor Roel. Parang ang bigla tayong naging seryoso. Kasi ano, come to think of it talaga, maraming mga bagay tayo minsan na unconsciously ay nagiging ulit-ulit na hindi natin na mamalayan, may mga naapektuhan na. Which is, lumalabas talagang hindi na siya good habit eh. Kasi kung ang habit mo ay yung ipag-pray, yung mga kasama mo sa church, mga kasama mo sa office, ganyan, that is something na good. Kasi may magandang kinakalabasan yan eh. Pero yung sasayangin mo yung oras mo, tapos katulad sa akin, i-justify ko pa na hindi mo na ako makatulog eh. Tapos pagising kinabukasan, aray ko, sakit ng ulo, ganito, ganyan. Again, yun, kailangan po nating, alam nyo, sa lahat ng habits na yan, bad habits na yan, kailangan, you have to come to a realization. Ang sabi nga po doon sa Romans chapter 12 verse 2, no? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yun po yun eh. We have to be conscious of what is going on in our surroundings. No, ngayon, usong-uso yung avatar na yan. Ano ba yun? Merong uso. Eh, ikaw eh, ano? Si nakikiin. Direk, ikaw ha? Nakita ko yung avatar mo ha? O ha? Nagko-conform ka. Yun. Do not conform. Kasi yung habits na yan is imposed by the pattern of this world. Pattern po yung mundo eh. So we have to be conscious. We have to make a conscious decision to resist that. Huwag po tayong marupok. Wow! Hashtag huwag marupok. Huwag marupok talaga. Yung pag yung ikaw ay ibig sabihin marupok ka. Ano nga yung kanta, Pastor? Ano po yun? Ako hindi ko alam, kayo alam nyo ah. Andyan ka na ay, naman, ba't di ka may... Grabe siya. Huwag pong marupok. Ha? Amen. Resist. Sabi po doon sa Biblia, the scripture says, resist the devil and he will flee from you. Yun, true po yan. Pong, alam mo naman yan eh. Alam mo yan. I'm sure you know that. Yes. Because I've been there. We've been there. Definitely. Kaya at my age, pinagdaanan po namin yan. Pinagdaanan ko rin po yan. I was not a Christian 12 years ago, 13 years ago. So, I know how it feels. And for us to be able to defeat yung mga habits na yan, bad habits na yan, ang kailangan mo lang gawin kapag alam mo, ito lang. Surrender mo sa Lord. Humingi ka ng tulong sa Lord. Kasi hindi natin kaya. Kasi we live in this flesh eh. Ito po yung sabi nga, the spirit is willing, but the body is weak. Diba? Mahina po yung ano. So, ang kailangan po natin, humingi tayo ng tulong sa Lord. And God will give us strength for us to endure. Para malampasan po natin yan. Yun po yung ginawa ko noon. Kasi wala na po akong other recourse eh. I've tried everything. Science could provide. I mean, even yung self-will ko, I tried to impose my self-will to overcome yung pagiging smoker, but then hindi po rin kaya eh. At some point, you will give in eh. Kasi napakalakas po talaga ng spirito ng smoking. Ang tindi po niyan. Alam niyo po, hijack lang, gusto sinasabi ninyo. Yung isa pa pong habit na unconsciously ay ginagawa natin na nagkakameron ng bad implication din sa atin is the way na tayo po ay nagde-declare mismo ng mga bagay na hindi nagiging maganda sa atin. Say for example, yan, sample lang kita Pastora. Pastor, halimbawa may nagtanong sa'yo na pautang naman, anong unang-unang normally lumalabas sa bibig natin?
Wala akong pera. Yon, wala akong pera. Pero, kung tutuusin, we do have. Sakto diba? Lang. Kaya lang. Anong proper, ano doon? Wait. Ang normally na isinasagot ko dyan ay, I do have, pero budgeted. Yan, budgeted siya sa ganitong bagay. Pero kasi nga eh, di ba, katulad ng... Nakasanayan kasi natin na basta na lang we blurt out something. Yes. Akala natin it doesn't have any effect on our lives. Pero meron, yes. Akala natin wala. Pero meron. Spiritually, meron. So, may nangyayari po pagka ganun na lagi natin sinasabi. Kaya nga, di ba, pagka halimbawa ay, o kaya naman pagka tinanong tayo, uy, kumusta ka na? Ang sagot natin normally ay, eto, tulad ng dati. Hindi po ganun. Kasi everyday, di ba, may ginagawang bago ang Lord sa buhay natin. Ang pinakamainam na sagot dyan ay, ano, mas mabuti po kaya sa dating. Mas pogi kaysa dating. Yan. O kaya naman ay eto, pag binati ka, paganda ng paganda, payaman ng payaman, blessed na blessed, ganun. Diba nga po ay the life and death is in the power of our tongue. At lagi natin sinasabi, what you confess, you possess. So whatever na nilalabas ng ating bibig, sabi nga po ay, di ba, pag anything na dineclare mo, nagko-conspire ang buong universe para matupad yon. Say, for example, sinabi ko na magiging kasing sexy ako ni anak ni Direk. Jesus name! Hallelujah! Hallelujah! Pag lagi ko po dinideclare yan, nako, makikita nyo na lang po ako sa isang event natin later sa WSJ. Kala nyo. Diba? Pero siyempre laging ano kaya in Jesus name. Makakailan daw po. 20 years from now, gano'n. Grabe siya. It will happen. I rebuke that. It will happen. It will happen eventually. Yeah. Pero huwag naman pong gano'ng katagal. Gabi na ngayon, so bukas na lang, ha? 20 years. Yun. So again, for us to overcome these habits, bad habits, ay ating pong surrender sa Lord. Identify, acknowledge natin, and then we give it to the Lord. Hindi ko po kaya ito. Aminin natin, hindi natin kaya. Lord, hindi ko po kaya. Help me to overcome this. Kailangan ko po ang tulong nyo. Yung po yun. You won't be able to heal something that you do not confront. So, kailangan ay, harapin mo. Yeah, i-acknowledge mo at talagang aminin mo sa sarili mo na ito talaga yung isang bagay na nagagawa mo na hindi tama talaga. Gusto mong baguhin. Yun. Kasi kung magiging in denial ka, hindi naman eh, hindi ko manapit yan eh. Ay, wala. Ulit-ulit ka lang. Hindi ka makakaalis doon. Magpapaikot-ikot ka lang. So you have to, yun. Anong mga magagandang habits? Lalo na when we become Christians, mayroon na dapat tayong magandang habits. Spiritual habits. Katulad na yung binanggit kanina ni Pastora July, yung pagpipray. No, when you wake up in the morning, you declare something good in your life. Something awesome na na mangyayari sa buhay mo sa araw na yon. Na kahit na dinidikta ng isipan mo na hindi eh, may something. Kasi yun ang ginagawa ng demonyo eh. Magpapasok agad yan ng negative. So, bago mo i-blurt out yung negative, ay unahan mo na ng something na blessing. I'm rich, I'm powerful, I'm strong, I'm healthy. I'm full of hope. Ganun. Hindi yung, ako po ay talo na. Wala ng pag-asa. Alam mo yon. So, yun po yung mangyayari sa buhay ninyo kung ano yung diniklara mo. So, we better declare something good in our life kasi doon po kumikilos ang Lord. Paniwalaan po natin na God is in control of our life. No, yun, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, yun. Dapat po ay regular yan, panunood ng WSJ. No, magandang habit po yan. Nagpa-vlog. Yung pagpi-fellowship, yes. Na pagalimbawa nagsabi si Pastor na may meeting, yan pupunta, fellowship po yun. Habits of a good Christian, of a true Christian pala. And those are the good habits. Of a true Christian. No? And dapat po ay yung mga
tanggalin na po natin. Kung hindi po natin matanggal, ibigay po natin sa Lord. I-confess natin sa Lord na, Lord, hindi ko kaya to. Amen. Do something with it. I really cannot do anything about it. So, God will move. No? Pag hiningi mo ang tulong ng Lord doon sa isang aspeto ng buhay mo, kapatid, kikilos ang Lord. Amen. Doon sa, ano, in any case, dapat po i-surrender natin lahat. Ibigay natin sa Kanya lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi yung ano lang, spiritual lang, yung finances, hindi, yung emotion, hindi, yung, alam mo yun, parang sinabi mo kay Lord na ano, parang naging compartmentalized ba, na Lord, ito lang pa, kaya kailaman mo ha, huwag mo pakilaman ng finances ko. Dapat lahat. In all. Lahat. And when we surrender, eh, i-give up mo, hindi yung ikaw pa rin na nag-take, you are still in charge, o ikaw pa rin ang kumikilos. Pabayaan mo si Lord na kumilos. Pabayaan mo si Lord kumilos. Amen! Yeah. Diba? At saka ito po, meron pa po ako isang natutunan ano? Dyan, Pastor. Dapat hindi ka lang yung dapat humihingi. Andyan na. Actually po, when you pray to God, na when you surrender to God, actually talaga meron nangyari. And besides that, meron talaga siyang application. Ia-apply niya sa'yo. Kumbaga, God will let you do, kumbaga, sabi nga, di ba po, yung bang gagawin, kumbaga, magbibigay siya sa'yo ng impression sa heart mo na kailangan mong gawin talaga yung hinihingi mo. Na dapat mong unang-unang tayuan yun. Kumbaga, there is, hindi mo lang dapat binigay. Actually po, well, recently, alam po, may na-share ako kay Pastor. Hindi ko po na-share kay Pastora, pero mamaya later, na kailangan mong i-surrender kay Lord. Pero bukod pa dun sa pag-surrender mo, kailangan is, dapat there is an application na meron ka ding ginagawa. Kumbaga, yun nga, for example po, kung alam mong ganun yung sitwasyon, so kailangan mag-step up ka din. Na, I know and I believe siguro po, dun sa process na kailangan mo mag-set up is meron kang struggle, pero kailangan dapat tayuan mo siya kagawin. Makinig. Yun naman, eh. Listen. Listen. And you have to obey. Yun. Oh. Stop, look, and listen. Makinig. Alam niyo yung mga pambatang ano ay may ano yun eh. May mga rhymes green, sa pambata. Green, yellow, green, orange, yellow. Ano yung mga kulay na? Makinig sa mga nakatatanda. Ayan. May mga hugot po yung mga matatanda po ni Chukulang. May limit yun na rin lang. Yes. Ano eh, sabihin na yun na ako yung matanda na. Eh di siya. Pangatawanan na natin. At siya. Makinig kayo. Yes. Para ano, eh hindi naman tumanda ng ganda rin ng ano. Walang wisdom na ano, nailagay. So, and, sabi nga nila, tumanda pero walang pinagkatanda. Ayun. Meron din ako po sa practical. For example po, yung hindi lang living a godly life. Eh. For example, in terms of diet and health. Kasi marami po sa atin, nasasabi nila, yung sa figure ba, na di ba, may magda-diet ako, pero wala ka namang ginagawa para magkaroon ka ng ano, di ba? Yung mga ganong process. And meron, sa practical living naman po yung sinasabi, binabanggit natin. And yung isa pa, kunwari, for example po, is, ano pa po bang mga practical na, yung mga about health, about yung sa, pag-exercise, living a healthy lifestyle. Paano pag sinabi, nag-stretching naman na ho ah. Kumukuha ako ng ano, ng gano, tapos mga gano. O kaya naman nag-stretching yung pagsubo. Ayun. Stretch. Kasi ano siya, di ba sabi nga po, our body is a temple of the Holy Spirit. So kailangan din po, actually, kung ang spirit mo talaga ay malakas, pero yung katawan mo mahina, is iba pa din. Kailangan dapat both. Is kailangan nag-glorify mo. Para lumakas ang spirito. Yes. Ano, kailangan ba, paano? Pagkain. Kumain. Na ano? Nang tama. Word of God. Amen. O for us to be, ano, yung spirito natin. Hindi, yes. Pero sabi, hindi, di ba ngayon, hindi lang sa tinapay, nabubuhay ang tao, kundi sa kanyang salita. Salita ng Diyos. Yun. So, dapat tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Yun. Kaya kung kayo nanghihina, meron pong panghihina spiritually, read the Bible and you will be encouraged, you will be motivated, and talaga maano kayo. So, kagabi nga lang ako yung grabe, iyak sa Lord eh. To be like you. Yeah. Yung, ayun lang, mga...
Kaya hanggang alas 3 sa madaling araw, gising pa. Pag minsan kasi, alas 12, matutulog na ako. Hindi pa ako makatulog. Parang sabi ni Lord, mag-usap muna tayo. Usap mo. Halika na. Sabi huwag ka nang mag-isip. Huwag ka. Ayun. Eh talaga naman, dahil sa mga panahon ngayon, eh talaga mag-iisip ka, ano? Maraming talagang papasok na discouragement. Maraming discouragement. Buti na lang na-encourage ako kanina. Ayun. Hallelujah. Na-encourage kami ng, oh, ano, nga, ng aming CEO. Grabe. Wow. Akin din yun, in Jesus' name. May good news yan. Hallelujah. May testimony po si Pastora. I will, I'm claiming also that promise. Amen. Hallelujah. God's time, may mangyayari at magaganap din. Papalapit na po tayo. Nasa Dubai Marina na po tayo. Yeah, nasa Shekainah na tayo. Malapit-lapit na po tayo dun sa papalikong ganon. Papunta na tayo Atlantis. O, di kayo na mga ako. Hallelujah. Excited po talaga ako dun sa Atlantis. Ayun, na binabanggit nila thank po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Lord. Abangan ninyo ang aming pag-broadcast sa Atlantis. Atlantis. Yes. WSJ goes to Atlantis. Soon. Atlantis. Hindi po yun sa ilalim ng dagat, ha? Ito po, itong katabi natin ay gustong-gustong maligo. Ay di maligo kasama ng mga shark. Grabe talaga. Grabe. Meron pong lugar po dito na ang pangalan ni Atlantis. Amen. Doon po tayo pupunta. Yes. Sasama po namin kayo. Papasyal po namin kayo. Oh, yes. In Jesus' name. And the view. Di ba? Sarap. Hallelujah. Lord, bago man lang, ano, baka... Alam mo, kung... parang ang bilis ng oras. Bilis po na oras. 9:20 na po. Oo nga pala. Magdadalawang oras na pala tayo nag-uusap dito. Habits po. Oo, magdadalawang oras na tayo dito. Baka kala nyo. Isa pa lang po, Pastor. 8 po tayo nag-start. 7:45. 7:45. Oo. Yun. 9, ano na? Ano ba? Sige po. Baka meron po kayong last word of encouragement para po sa ating mga viewers na nanonood ngayong gabi. Yun. Siya. Fighting. So, mayroon po tayong mga habits na hindi ka nais-nais. Mm-hmm. Bad habits. We can always surrender it to the Lord. Mm-hmm. Yun. Basta, aware ka dapat. Ano? Huwag maging in denial. Yun. Huwag mag-deny. Yes. Huwag mag-deny. Amen. Huwag mag-deny. Amen. Huwag mag... Huwag marupok. Huwag marupok. Huwag marupok. Ayun. Manalangin. Amen. Mag-pray. Yan. Yes. Paano pag kinantay pa? Nalangin. Basta habang buhay. Tama na. Ayan. Sige butol. Po. Ayan. Sige po. Ayan. Ilapit mo sa Lord ano man yung kapatid, yung happy. Gusto mong i-give up. In any case, dapat buong buhay natin i-give up natin sa Lord. Hmm. Pag binigay mo talaga sa Lord yung buhay mo, you'll see the difference. Amen. You will see the difference of a life that has been surrendered to the Lord. Amen. And you will see also a life that has been transformed. Yes. The greatest miracle that you could ever have, the life that has been transformed by the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Sino po ang may gusto noon? Amen. 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 Oh, Pastora, any parting words? Parting words po. Ayun. If you are in learning season or nandun yung, kumbaga, take a look dun sa learning curve mo. Sabi nga, actually, when I am always, kumbaga, sa mentorship ko po dun sa pinsan ko, actually, hindi lamang po sila pastor, pastora, or yung mga, yung mga old talaga. Yung mga matatanda. Baka maipukpuk po na rin ito. Maipukpuk. May lilipad na po paso talaga. Pero po yung mga, one of my mentor, naging mentor, and nagiging mentor, or mentor ko pa din po until now, is yung pinsan, mga pinsan ko po. Actually, I have two cousins in here. And then yung one na cousin ko po ay, he said to me na, kumbaga, we have to really be, yung pang learning curve mo, nasa na ba yung learning curve mo? Kasi kailangan mag-evaluate ka din ng sarili mo. Kasi hindi lang yung dapat lagi, actually totoo, hindi lang dapat yung lagi yung mindset mo is yung parang
hindi mo, parang laging sa ibang tao ka lagi nakatuon, nakatingin. So, dapat ikaw din, i-ano din, parang set aside mo na, Lord, ano ba yung dapat ko pang pwedeng matutunan? Ano pa ba yung dapat kong mabago? Ano pa ba yung dapat, na dapat talagang maging maayos pa? Yun, to, for God's glory. Kasi actually po, in my age po, ngayon, is talagang sabi ko, Lord, grabe talaga. Kasi sobra po yung, sobra yung learning curve and expansion na ginagawa sa akin ng Lord in my life. Siguro po, learning, ha? Learning. Ibig sabihin, meron natututo kami ginagawa ka. At huwag ka, hindi lang yung learning lang. At huwag kakalimutan na may mga ginagamit ang Lord ng mga tao na for us to learn. Yes, na magboses, na mga nais iparating sa atin ng Lord. So, kailangan tayo ay we have to humble down at makinig. Sensitive. And be sensitive. Sensitive. Yung sensitive naman po ay dapat yung tama, ha? Hindi yung masyado namang sensitive na matampuhin. Maramdamin. Mahirap naman po yun. Sige, Pastora July, ikaw naman. Yun po, yung aking ano, yung aking sinabi kanina na maging habit po natin na mag-declare ng something na makakabuti, na instead of declaring negative stuff sa buhay natin, di maniwala ka man o hindi, magsabi ka lang na magsabi because it shall come to pass. Amen. Yun. Lahat ng mga bagay, kailangan lang ay nandoon yung pag-asa natin na Lord, mangyayari din ito in your perfect timing. Ganun lagi. At saka, yun nga po, maraming mga bagay, sabi ko nga, kahit na tumumbling tayo, kailangan ay isa-isahin mo kapag, di ba sabi nga ay, at the end of the day, gabi na. Yun, at the end of the day, kailangan, hindi lang, before tayong humarap sa Lord na mag-pray, or before natin ipikit yung mga mata natin, i-review din natin yung mga nangyari ng buong araw. And, i-concentrate natin na ang tignan natin, ipagpasalamat natin lagi sa Lord yung mga nangyari na maganda. Huwag maraming mga negative kasi sobra-sobra ng negative na nangyayari. Always count your blessing. Kailangan ay ipagpasalamat natin tignan natin yung yung mga magagandang bagay kasi at saka kasi mas maganda na bago ka matulog, ipagpasalamat mo. And, of course, ibigay mo sa Lord yung mga bagay na hindi mo kontrolado. Yun. Yun po. Yun ang gawin nating habit. Okay. Yun. With that, kami po ay nagpapaalam na pansamantala na. At bukas po, maaga tayong gumising. Yes. 9 a.m. po ang ating worship Unified service. Yun, 9 a.m. Dubai time, UAE time, and 1 p.m. Philippine time. So kung gusto nyo pong mag-join sa amin dyan sa Pilipinas, ay 1 p.m. po bukas, ay tune in po kayo sa ating Unified service. And ang ating pong guest speaker is Rev. Ito Inandan from J1 Rosario. Yon. At sige po, tayo po muli nagpapasalamat sa lahat ng tune in, nanood, nakinig, at we hope and we pray that kayo po ay na-bless, may natutunan po tayo. At with this, magandang gabi po. This is Pastor Roel Idio. This is Pastora July Lasam. And this is Pastor Shekainah. Good night and God bless everyone. See you. See you po. Bless po. Halika na, huwag ka nang mag-isip, huwag ka nang mangamba, tara na. Pag-usapan natin ang iyong problema. Isa. Dahil kay Kristo, merong pag-asa.
Mm-hmm.